Yan ang naunawaan ko. Mag-multiply daw, kaya naka-anim ako. Sino? Ito, isa, hindi naniwala. Sino? Walang kasalanan. Sabi nito, for all have seen and come short of the glory of God. Doon ako, pinupuno ng kasalanan. At nagpumura dito ako, sino nagpumura pa rito, taas ang kamay. Nakatang mura, alam ko. Yung itsura ko natin, di ba mukha namang matangay talaga? Alam mo, maganda. So sa kilo, masakit na rin sa kilo. Yes, be with you. And also with you. Tama na nga yan, nakashirt ito pero sa simba. Yung puso, ang dumi. Yung isip, madumi. Mata, madumi. Tenga, madumi. Lahat, madumi. Kasi, walang Diyos. Kaya punong-puno ng kasalanan. Kaya walang, oh, the glory belong to the Lord. Kaya dito talaga ako natutubala eh. Kaya sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Naunawaan ko, ang kailangan ko lang si Kristo. Kailangan magbago ako. Lord, linisin mo ako. Lord, ikaw, 10 years ng anniversary ng company namin, nagpatawag po ako ng pastor. Kasi gusto ko na rin po magbago dahil yung kapitbahay namin, dati nagmumura, nawala. Dati uminom ng alak, nawala. Aba, may pagbabago to sa born again na yun. Pag kinakanta yung, oh, I love you with a love. Ano ba yan? Ang kabi, ang corny. Alive forevermore. My Jesus is alive. Tayo, binibino, hindi pa tayo mananampalataya. Pero naging mananampalataya ka, alive forever. Meso yung ulan, di ba? May ngiti pa. At tay, ganyan pa. Kasi alam natin ang katotohanan, dahil ang katotohanan ang nagpapalaya sa bawat buhay ng bawat isa. Dahil nilinis ka na yung kasalanan mo dati, wala na yung puto maya ko, yung puto maya ka, puto kuchinta ka. Ngayon, meron na po akong negosyo. Puto maya, puto kuchinta, sabing-sabing. Ay, totoo po, Bibingka, ini-export ko po yan sa iba't ibang bansa. Kaya ngayong taon na to, naka-anim na bansa po ako. Kadarating ko na po galing ng China. Pag baba ko po rito, punta naman ako ng Japan. Bakit? Dahil naniwala ako, yung Diyos ko, pang-universe. May ari ng langit at lupa. Ako'y anak ng Diyos, tagapagmana, paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti. Naunawaan ko yan, John 3:16. Sino nakaunawaan yan? Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Yung salita na yan, naunawaan ko lang po, 1992. 1990 ako na born again, dahil tinawag ko yung pastor. Sabi niya, sino gusto tumanggap dito sa Panginoon? Kala mo silang may Diyos. Ah, sa likod ako. Grabe to, anniversary pa kayang pinag-uusapan. Eh, makasalanan to, tanggapin, sabi ko. Sabi ba to? Ano ba to? Namali ata kami ng tinawag. Pero nasabi niya, sino gusto tumanggap sa Diyos bilang Panginoon na buhay niya? Nasabi mo na ba na namatay si Jesus dahil sa iyong mga kasalanan? Aba, hindi, anak ko na, ama namin, ako ginang Maria. Mali ko, ba't siya namatay? Pasko, pinanganak siya. Mahal na araw, patay siya. Yun. Tapos sabi niya, kapatid, may impyerno. Sabi ni purgatorio. Lahat ng sagot ng pastor, sinasagot ko. Pero sabi niya, kapatid, walang purgatorio. Dahil walang patay na pinurga. Aba, o nga. Wala na. Sipahin mo man daw yung aso. Kahit sa magpunta, pupunta kung may sumisipa at may nag-i-istirap sa kanya. Nakita ko, o nga. At kapatid, may langit, may interno. Sabi sa Marcos 9:44, may uod doon at apoy na babalot sa'yo. Naku, Diyos ko, isang uod lang, hindi ko na kanin-kanin. Pag nasa kanin, kakanin mo yun, may uod. Doon ka, kagating pa raw ako. Binasa ko, Biblia. Oh boy, patuod yung sinasabi niya. Kaya kapatid, kung ayaw mo sa interno, lumapit ka. Nagulat na lang po ako sa harapan ako. Nakataas ang kamay. Umiiyak, tumutulo luha, tumutulo sipon. Wala rito. Tapos mula nung araw na yon, nabago po ako. Nagbasa na po ako ng Biblia.
nagpa-Bible study na po ako sa bahay namin tuwing Huwebes. Nagulat po ako, 1 year ako muna ng palataya, may bahay at lupa po ako. Pero 7 taon po ako nagninegosyo sa Chinese hospital ang pera ko. Lahat ng klase ng sakit ng mga anak, sunod-sunod yung mga anak ko sa kagandaan ko. 6 na yan, sunod-sunod. Pero 6 yan, sunod-sunod din may sakit. Parito lang ako sa ospital, sabi ko, ayoko nang ganitong buhay. Kaya pag may sakit na po anak ko, na naborn again ako, down payment sa ospital ay 4,000 noong panahon na yun. Yung offer ko po yung 4,000. Pag uwi ko po, wala nang sakit yung anak ko. Nakita ko ang humala ng Panginoon sa simple mga bagay. Dahil naunawaan ko, pero dumating pa rin yung pagsubok. Kaya ang iba, yung mag-born again po, may pagsubok. Kasi nung alingan, born again ka hindi, may pagsubok. Pinanganak ka pala, meron na yung nakalaan para sa'yo. Pero siya lang bagay masasabi ko sa'yo, ano mong pagsubok na ibigay sa'yo, kaya mo yan dahil kasama mo ang Lord. Amen po ba? Nangyari, yung pagsubok ko sunod-sunod. Nabangga yung sasakyan namin. Pinalayas ako sa church, demonyo raw kasi ako. Gandang to, demonyo. Hindi nagmumura. Pero dahil hindi nila alam ang katotohanan, binagwikaan na naman ako. Na kung aalis ako, papalayasin ako sa church, pag hindi ko inalis yung rakiyuman niya, doon niya ba? Ah, kaya ba siya? Alam niyo ba yun? Naitindahin niyo ba, Lord? Kamu? Kaya pinalayas ako, hindi ka maitindihan. Kasi sabi na 1 Corinthians 42, nagsasalita na limang wika sa Diyos, nakikipag-usap. Nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Abay, gusto ko makipag-usap sa Diyos, kasi sa tao, magagawa ninyo. Kaya ako, lagi na lang, ito nga ari ka, Lord, eh. Di lalo naman din ako. Mas matanda siya sa akin, mas naon na lang siya ng ilang paligo. Kasi po ako, sa October 4, ano po ako, nasa aeroplano po ako nung oras na yung birthday ko. Kantahan niya naman ako. Ba't pinili ko to? Ito ang pinili ko. Sabi ko, okay na yung birthday ko. Late na lang yan. October 11 na natin ituloy. Yung pa naman ang pinakaintay ko, di mo ko yun? 60 years old. Double citizenship na ako. May discount 32%. Sakit ko masaya, di ba? Eh, ang saya-saya ko, may discount na po ako. Yan ang nangyari sa buhay ko, nawala na ako talaga. Ewan ko ba? Nakata ko sa isbe, nawawala ako. Sobrang ganda eh. Ito, tutuloy ko lang, na-accidente sa sakyan, pinalayas ako sa church. Matin ako ng isang seminar kay Jonathan David sa Love of Christ, a topic about Job. Si Job, mabuting tao, may takot sa Lord. Siya lang ang kaisa-ibong tao na pinagmalaki ng Diyos. Nawala siyang katulad. Nakita mo ba yung anak ko si Job? Mabuting tao, mapagbigay, wala pang kasalanan, nagpipray na, lahat ng anak niya. Uy, kaya lang naman nagaganyan yan, eh, pinayaman mo ba naman? Ikaw naman ang pagpalaan, syempre, magiging mabait ka. Pero pang ganon, pag marami ng pera, wala na sa church. Pag walang trabaho, nasa church. Pag maganda ng trabaho, mawawala sa church. Kaya pinagpipray tuloy, mawala ng trabaho, mabalik sa church. Maraming taong gano'n, namin po ba? Okay, tapos, ako pa rin, patuloy pa rin po ako sa church, hindi po ako workers, hindi po ako pastora, pero addict ako sa Panginoon. Kasi ang pagnagmalaki sa Lord, addict ka. Kaya kahit ayaw ng asawa ko na magpunta ako sa church, pinalayas ako sa church, kailangan makilala ko kung sino ako talaga. Dahil sabi nung magagawa sa amin, demonyo na sa akin, kailangan maghanap ako ng spiritista o ng sino mang pastor na sabihin sa akin, ako ay hindi demonyo. Eh, wala akong makita. Eh, sabi doon, sa Love of Christ, may mga propeta raw na nagsasabi kung sino ka. Gusto mong magpunta roon para makilala ko sino talaga si Donya sa Ganda. Punta ako doon, pila ako. Eh, hindi pwede umupo sa first row, sa second row, pag hindi pastora. Eh, kasama akong pastora. Alam mo, ang naisulat sa akin, pastora. Minaupo ako sa second row. Proud na proud. Yung pastora na alis yung pagiging pastora. Sa akin nalipat. Sabi no, ano, ako po pastora, hindi po siya. Eh, nakasulat na po, pastora rin po kayo. Pares po kayo. Doon po kayo sa second row. Pag upo sa second row, doon na po nakarinig ako ng penny na sinasabi, gagamitin ako. Naghanap ako ng tao. Pray niyo po ako, parang away na po. Sino po ako?
Eh, nag-pray ako, wala naman lumabas. May lalabas daw kasi sa akin. Eh, yung pinapalabas ni Nina sa akin, sabi niya, Jesus name! Ayaw nila ako tinan kasi may power daw. Dahil may kapangyarihan na nga, nabaptize na ako ng Holy Spirit. Nung nabaptize na ako ng Holy Spirit, tinoto ko na po. Hindi na ako naniwala kahit kanino. Pati sa asawa ko. Sabi niya, lubayan mo yan, mga demonyo na sa'yo. Demonyo? Ang bait-bait ko. Hindi nga kita maaway. Lagi ako nakatawa. Hindi na kumakain. Puro prayer lang po. Hindi katulad nito, katulad nila. Pero sabi ng asawa ko, sino tatawagin ko para palayasin yung nasa'yo? Sabi kasi, disip ka. Kasi si Belzebul daw nasa'yo. Sabi ko, ano ba yan? Matinding yung sumali kay Jesus daw. Ang tinig naman ng mga anak, mapalad ka inuusip ng dahil sa akin. Amen. Yung tinig na lang ng Lord ang pinakingin ko, anak, payayamanin kita. Wala ho ako dati kayamanan. Wala akong bahay. Wala akong sasakyan. Wala akong television. Marami lang anak. Ito rin na kayamanan. Tapos yung pinakuling pinali ng nung kay Job na yun, umuwi po ako ng bahay. Patay ko yung ano ko. Dahil sabi ko doon sa katabi ko, Pastora, Pastora, itong bagay lang na ito, di ko kaya. Mamatay na anak. Grabe ito. Pag uwi ko, patay siya. Nung patay yung anak ko, doon ko na unawaan ito. Anak, ako ka isa-isa, binigay ko sa inyo. Mahal ko yung anak mo, mahal kita. Para maunawaan mo kung gani yung pag-ibig ko sa'yo. Umiiyak ako nung oras na yon, wala akong pampa-ospital, pambili nga na kabaong, wala. Dala-dala namin yung anak namin sa gitna ng bus at nagkatagatan. Nakadilat yung anak namin. Sabi ko, Panginoon, kung sa'yo to, kunin mo. Lahat ng sinabi ni Job, sinabi ko. Nung susukatan na nakabaong, sabi nung sa kuninari, buhay pa to. Natural, hinigop ko na bigay, lahat ng prayer. Eh, batang-bata ako sa Panginoon. 1.5 years pa lang ako sa Panginoon. Pero sabi ko, Panginoon, habang ako'y nabubuhay, mula sa oras na ito, maglilingkod ako sa'yo. Dahil naunawa ko, sobra ka magmahal. Masakit mawalan. Pera nga, pag nawalan ka, umiiyak eh. Hindi ka mabayaran ng katabi mo yan. Kulang na lang, sakalin mo yan. Sabi mo, patawarin mo na. Magpapayad din niya, yayaman din niya. Tapos na nangyari, sabi ko, Panginoon, mula sa oras na to, lahat ng kayamanan, mula sa silangan, kalurag, timbog, lahat na ng sabit sa bumaba, akin yun. Tinawag ko lahat, hinata ko yung sasakyan, hinata ko yung bahay, at mula sa araw na ito, ikaw, demonyo ka ng kahirapan, demonyo ka ng sakit karamdaman, demonyo ka na kaya wala kang karapatan sa buhay ko. Tumapang na ako. Pakangitin mo ito. Nagisiga ako, pero hindi sa tao, sa demonyo. Pag madilim, takot ako dati. Ayan na ako sa likod. Ako nang hantap po. Ayan na raw siya sa likod. May dala akong kutsilyo, sasaksakan kita. Ah, ngayon, bura ba ka na? Sige mo! More ni Bean, gare di so. Kaya ako binalayan sa church. Ito ako makakit ang piyamrong ganyan. Ano gagawin mo kung pastor ka na hindi mo naranasan ng tumata? Sumasayaw, nalalasing. Lahat ng manifestation na Lord, gusto ko maranasan niya, naranasan ko. Dahil hindi po isang araw lang yon. Hindi po ako matutulog, hindi ako nakaranas ng presence ng Lord. Kaya ano sabi nilang, tigilan mo yan. Nagtatago po ako sa mga aparador, sa mga cabinet, lahat ng kasya ako. Pagka-kasya ako, magpe-pray. Dahil pag nag-pray ako, takot silang lahat. Dahil may nangyayari daw po sa kanila. Nasanay ako na si Lord ang ka-fellowship sa bawat oras ng buhay ko. Dati pa nag-pray ako, Panginoon, bigyan mo ko ng bahay, bigyan mo ko ng sasakyan. Latid na ang alang-alang mo, walang dumarating na bahay. Pero ngayon, karating yung masyado, orok ko yan na sulo. Karating mo, o sige lang mo sa tikiya, ruto po na. Ay, karating mo, sabi na di mo, ano yung hon? Ano yung sinasabi niya? Hindi mo yung naiintindihan.
kaya magsalita na kayo ng wika ng Lord. Dahil walang makakaunawa niyan. Maliban lang ang Diyos at ikaw at yung Espiritu na binuhay sa'yo ng Panginoon. Yan, nagkaroon sa akin ang buhay diyan, 360. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos. Dahil super sakit mawalan. Pero ang Diyos nawalan. Siya gumawa. Siya lumikha sa'yo.